welcome back para sa vlog natin today. Ang pag-uusapan natin ay ang Maxipil. Maxipil 1, 2, and 3. Sa totoo lang po, apat na variants meron nito. Itong tatlo, tsaka yung Maxipil 0. Pero sa vlog natin ngayon, itong tatlo lang ang pag-uusapan natin. Para saan ba ang Maxipil? Ang mga Maxipil 1, 2, at 3 po, kung ikaw ay merong pimples, pimple marks, blackheads, whiteheads, melasma, freckles, dark spots, age spots, mga blemishes. Para yan dun. Ano ba ang contents ng mga to? Ano yung active ingredients niya? Katulad po ng RDL number 2 at number 3, ang Maxipil 1, 2, and 3 po, ang laman po niya ay tretinoin at hydroquinone. Ayan po, sa packaging niya, tretinoin, hydroquinone yung nakabox. Para saan ang dalawang active ingredients na yon? Ang tretinoin po ay ginagamit pang gamot sa acne. Para ma-lessen din ang appearance ng mga fine lines pati na rin ng wrinkles, at ginagamit din po ito pampasmoothen ng magaspang o ng rough na balat. Ang hydroquinone naman po, tinatawag natin na HQ, ay isang skin lightener. Ginagamit po ito pampalighten ng mga hyperpigmentation katulad ng melasma, pimple marks, freckles, dark spots, age spots, liver spots, yung mga ganun po. Ang Maxipil 1, 2, at 3, pare-parehas po sila ng active ingredients, pero magkakaiba po ng concentration. Number 1, ito po yung may pinakamababang concentrations. Number 2 at number 3, parehas lang sila, nagkaiba lang po sa alcohol content. Pag-usapan natin yan, unahin na po natin dito sa number 1. Ang content po ng Maxipil number 1 per 100 ml, ang tretinoin po niya ay 10 mg. Ang hydroquinone naman po ay 2 grams. Alcohol content, 59.44%. Maxipil number 2 at Maxipil number 3, parehas lang po sila ng content. Per 100 ml, ang tretinoin po ng dalawang ito ay 25 mg, ang hydroquinone naman po ay 2 grams. Sa alcohol content lang po sila nagkatalo. Ito pong number 2 katulad ng number 1 ay merong 59.44% ng alcohol. Ito naman pong number 3 ay 60%. Ito pong tatlo na to, Maxipil number 1, number 2, at number 3, pare-parehas po yan. Pinapatay niya ang bakterya na nagkakos ng acne. Okay siya kung ikaw ay may dark spots, pimple marks, kung ikaw ay merong uneven skin tone, ayan, okay silang tatlo. Pero ano nga ba ang dapat mong gamitin? Ano ba ang pinagkaiba ng tatlong ito? Maxipil number 1, kung ikaw ay merong mild case ng pimples, kung kalahati ng mukha mo ay merong 5 pimples pababa or 10 pimples pababa, overall na po yun sa buong mukha mo, 10 pimples pababa, ang gamitin mo ay Maxipil number 1. Maxipil number 2 kung ikaw ay merong moderate case ng pimples. Kung ikaw ay merong 6 to 10 pimple kada side ng iyong mukha. 6 to 10 kada side. So, nasa 12 to 20 sa buong mukha na yon. Gamitin mo rin ang number 2 kung napapansin mo na dumarami na ang iyong whiteheads at blackheads. Number 2 din kung hindi lang pimple marks ang problema mo, kung ikaw ay meron ding age spots or dark spots, pati na rin freckles. Number 2. Kailan mo naman gagamitin ang Maxipil number 3? Gagamitin mo naman ang Maxipil number 3 kung ikaw ay merong severe case ng pimples, kapag ang pimples mo per side ng mukha ay 11 pataas. So kapag ka overall nasa 20 plus na ang pimples mo, ito ang gamitin mo, Maxipil number 3. Kung malala na din ang blackheads pati ang whiteheads mo, kung sobra na ang discoloration, age spots, pimple marks, freckles, melasma, ayan, number 3 ang gamitin mo. Kumbaga, pataas ng pataas ang bilang ng pimples mo o ang case ng pimples mo, pataas na rin ng pataas ang dapat mong gamitin. Mild number 1, moderate, at ito namang number 3 ay severe. Paano ba ito gamitin? Bibigyan ko po kayo ng sample regimen. Ang Maxipil 1, 2, at 3, isang beses lang po per day ito ginagamit, at sa gabi yon. So, ang gagawin mo, AM routine, maghihilamos ka lang, tapos sunscreen. Sa gabi naman po, ang gagawin mo ay maghihilamos ka, gagamit ka ng Maxipil kung anong number man yung ginagamit mo, 1, 2, or 3, tapos ang pangatlong step po ay gagamit ka ng moisturizer. Yung Maxipil, meron siyang sariling panghilamos, meron din po siyang sariling moisturizer, pati na rin sunscreen. Pero kung ayaw nyo naman yung gamitin, pwede naman na magpalit kayo. Kung gusto nyo ng mas mataas na SPF sa sunscreen, pwedeng-pwede po yun. Kapag po gumamit kayo ng Maxipil, kailangan nyo po ng bulak. Patakan nyo lang po yun ng 2 hanggang 4 na drops at idab po sa inyong mukha papataas.
Kunwari, ayan, may bulak ako dito, naglagay na ako, 2 to 4 drops lang ha. Huwag nyo po yung, alam nyo yung punong-puno na mapipigaan nyo na yung bulak nyo. Sayang lang po yung product. At napakatapang po nun kapag nilagay na sa mukha. So, 2 to 4 drops, okay na po yun. Ang kailangan nyo lang pong gawin ay idab, papataas. Papataas. Hindi nyo po kailangan kuskusin ng ganyan, ang gigigil pa yung iba sa gilid ng ilong, wag po ganun. Prone po na masunog at ma-irritate ang mukha nyo kapag ka ganun. Yung iba, pati po sa leeg naglalagay, nipisan nyo lang din. Pero kapag ka, alam nyo yun na mula, nangati kayo, itigil nyo po agad siya. Gaano ba katagal pwedeng gamitin? Yung pinakamatagal po ay 60 days or 2 buwan. Yun na po yung pinakamatagal. Pero para sa akin, kapag ka nagbalat na po kayo, stop nyo na po siya. Ipagpatuloy nyo lang yung paghihilamos, sunscreen, tapos sa gabi, hilamos ulit, tapos moisturizer. Pero kung hindi naman po kayo totally nagbalat, pinakamatagal po na pwede nyo siyang gamitin ay 2 buwan. Kailan mo ulit siya pwedeng gamitin? Diba, ginamit mo ngayon, naka-2 buwan ka, or nagbalat ka na, tinigil mo na siya. Magpahinga ka ng 1 buwan. After ng 30 days na pagpapahinga mo, kung gusto mo ulit gumamit, ayan, pwede na. Pero para sa akin, yung rest period, di ba, 1 buwan, mas maganda, mas mahaba. Kung kaya nyo na mas habaan, mas maganda po yun. Ngayon, important reminders naman tayo kapag ka gumagamit kayo nito. Kung first time nyo po, mag-patch test kayo. Paano ba mag-patch test? Kuha ka lang ng konti sa bulak, tapos ilagay mo siya dito. Yan, maglagay ka ng konti dyan or dito, yung iba nga dito naglalagay. Patagalin mo siya ng 24 to 48 hours kung wala namang irritation, wala ka namang ibang reaction na na-feel, hindi naman nangate, hindi naman namula at nag-bootleg. Ayan, pwede mo na siyang gamitin sa iyong face. Isa pang pinaka-importante, wag na wag mong kakalimutang mag-sunscreen kahit na nasa bahay ka pa, mag-sunscreen ka. At kung nasa labas ka naman at exposed ka, mag-reapply ka every 4 hours. Bawal kamutin, bawal bakbakin kapag ka nagbalat ka na, hanggat maaari kung pwede na wag kang magbilad sa araw, wag na wag kang magbilad sa araw kahit na naka-sunscreen ka pa. Bawal mag-swimming. At kung kaya mo, huwag ka munang mag-powder or mag-makeup. Ano ba yung mga pwede mong maranasan kapag ka gumagamit ka ng mga ito? Una, pwedeng mangitim yung mukha mo. Pwede ring mamula. Siyempre, pwedeng mangate, magbakbak. Pwede na mas maging oily yung skin mo. Kung oily skin type ka na, kumbaga may iyo oil pa yan. Normal din po mag-breakouts. Ito, ayoko namang mangyari to sa inyo, pero normal po siya. Kasi nga tinatanggal yung dead skin, kumbaga nililinis niya talaga yung balat mo. Kaya yung iba ay nagbe-breakouts talaga. Maaari kang mag-purging o maglabasan yung mga pimples mo. Pero tandaan mo, kapag ka sa purging, dapat mga 2 weeks, ayan. After 2 weeks or more, dapat nakikita mo na nag-i-improve na yung condition ng balat mo. Kailan mo naman makikita ang resulta? Ito, depende kasi yan. Depende sa skin type mo. Depende kung paano ba mag-a-adapt yung balat mo doon sa product. Pero usually po, 1 to 3 weeks, ayan, makikita mo na meron ng improvement. Ilang taon naman ang pwedeng gumamit nito? Pwede na po ito sa 15 years old pataas. Pero kung kayo po ay teenagers, please magpaalam po kayo sa mga magulang nyo bago po kayo gumamit ng mga ganitong products. Kanino naman siya bawal? Bawal po sa buntis at nagpapadede. Ang product po na ito ay bawal i-apply sa kilikili, sa siko, sa tuhod, sa puwet, sa kuyokot. Bawal po. Magkano naman siya at saan mabibili? Ang MaxiPill 1, 2, and 3, meron po siyang tatlong sizes. 15ml, 30ml, at 60ml yung pinakamalaki. Yung presyo po niya, pwede yung mag-range ng 25 pesos hanggang nasa 70 to 80 pesos. Iba-iba syempre. Depende rin kung saan kayo bibili. Mabibili po ito sa mga butika, sa ibang tindahan, grocery, supermarket, sa mga department store. Ayan, meron po niyan. Ikaw sis, gumagamit ka ba ng MaxiPill? Anong number ang ginagamit mo at ano yung epekto sa'yo? I-share mo na yan sa baba sa comment section para naman mabasa din ng ibang makakapanood ng video na to. That's all for today. Thank you for watching. Para sa iba pa pong vlogs na katulad nito, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang channel namin. Team Castle Vlogs, meron din po kaming Facebook, pati na rin TikTok. So, ulitin. Bye!